Bye. So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is magkakaroon lang tayo ng punting review lang. So by the way guys, may order nga pala akong false eyelashes sa Lazada nung nakaraang weeks and ngayon ko lang siya matcha-check. Pero ang ginawa ko is nabuksan ko na siya and nasanitize ko na yung items bago ko siya binuksan. So by the way guys, ito pala yung items na nabili ko or yung false eyelashes na nabili ko sa Lazada worth of 190 plus I think guys. Sorry guys, hindi ko na natandaan yung price kasi naitapon ko na yung plastic na nakabalot dito. And by the way guys, check ko na lang siya and then ilalagay ko na lang siya sa description box below kung magkano yung price talaga nito. Pero ang nabayaran ko totally nito is umabot siya ng 210 I think kasi kasama na dun yung delivery fee. So ngayon guys, susubukan ko di isa sa mga false eyelashes na to is susubukan ko kung maganda siya gamitin. Inorder ko lang siya, pinurchase ko lang, nag-add to cart ako, hindi ko chinek. Pero maganda naman yung feedback ng iba dito. Hindi ko alam kung anong size dito, pero nakalagay dito guys is 37D. Ayan, 37D. 37 dito sa baba, pero 5D nakalagay pala. So it means naka 5D itong false eyelashes na to. And ang una nating gagawin guys is kukuha lang tayo dito isa sa mga pares ito. Kuha lang tayo and then kukuha lang ako ng curler ng false eyelashes. Ang ginagawa kasi guys bago ko ako nagkakabit ng false eyelashes is kinikurl ko muna siya ganito guys. Wait lang guys. So ayan. Kinikurl ko muna siya bago ko siya kinakabit. Ayan. Uy! What? Meron kasi akong bisita ngayon guys. So ayan guys. Hi Sazu. Sazu ang pangalan niya guys. Hi! Ang pangalan niya is nakuha dun sa Lion King, yung ibon na si Sazu. Kasi pare sila ng kulay. White and black. Hi Sazu! Hi! So nakurl ko na guys. Ito na siya. Nakurl ko na. Ayan. Kita nyo ba? I think kung glue eyelashes guys is from Eyelash Adhesive Baya. Nakalagay dito. Baya. Ko lang kung paano siya. And then waterproof. So isusubukan natin. Then is isusukat na natin siya. Kung kasha siya sa ating mata. So wait. So puputulan lang natin siya guys. Putulan ko lang siya. Mahirap magkabit ng false eyelashes kapag hindi ka sanay. And bago ko siya ikabit guys, medyo patuyuin lang natin yung glue na nilagay natin sa false eye. And then ngayon yung isa naman yung gagawin natin. Kinikurl ko muna siya. Ang kulit ni Zazu! Yung mic ko, inanong niya, nilalaro niya. Gusto ko nila ulit makita. Oh, hi! Sazu! So, ganyan guys, ikakabit ko na yung isang false eyelashes. So, titingnan natin kung ano magiging itsura.
So, ayan na guys. So, ito na siya guys. Masasabi ko lang is, masyado siyang malaki, masyado siyang makapal for me. Hindi naman kasi ako nagda-drag queen. Pero maganda siya guys, bagay sa mga drag queen, mga gumagawa ng mga transformation makeup, bagay na bagay siya kasi ang bet ko lang kasi na ganito is yung ano lang medyo ganito siya pero hindi siya masyadong makapal. So mali rin naman ako kasi ganito yung napili ko and na ano naman ako, na-appreciate naman ako sa performance ng false eyelashes na to kasi maano siya, maganda siya, magaan, ayan. Diba? So yun lang siya guys. Naka 5D talaga siya guys. Maganda naman din siya. Kasi lang medyo nakakapalan ako. Ang gusto ko lang kasi hindi masyadong makapal. So I think yung pinili ko is mga 3 to 2D na gantong size. Eh kung naman kasi guys yung order ko to is ano ganun ako, add to cart lang naman ako. Wala na ako pakialam kung anong size niyan. Pero nung dumating siya, okay naman. Pwede na rin siya. Diba? And by the way guys, thank you for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa video ko for today. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking upcoming videos.